Ay, kumusta mga ka-Benzo TV? Magandang gabi. Dito na naman tayo sa panibagong portion na kwentuhan session natin. Oo, kasi alam nyo, hindi pwede masyado malakas yung boses kasi ikit yung kwarto. Ikit yung mga kwarto namin. Bindig lang yung pagitan. Baka maka-istorbo kami dun sa mga ano kaya hihinaan lang. Hinaalam nga yung boses namin. So, yun. Kumusta naman yung biyahe namin maghapon? Ay, sobrang okay. Kasi yung ambience ng lugar na binayan namin, ang lamig. Kaya yung buong maghapon namin, wala kami pawis na nangyari. Puro masaya lang. Puro masaya. Enjoy, excited. Puro maganda kasi ng lugar. Na-enjoy talaga namin sobra. Ganun yun nga. Na-excite pa rin kami sa biyahe namin bukas kasi andito pa rin kami sa Aram. Andito sa kami sa ano, sa Baguio siya to, Bugwas, Bugias, gano'n. Hindi namin masyadong maano yung pronunciation. Ngayon, kanina, inaabot na kami ng gabi. Kasi hindi naman talaga kami nang nagmamadali kanina. May pinuntahan pa nga kami kanina ng isang napakagandang lugar dito sa may parting ano, sa may mga taniman. Sobrang ganda ng lugar. Eh. Siyempre, papakita din namin yun doon. Pero irarandong video ko na lang siguro yun. Kasi hindi ko rin naman alam kung anong lugar yun. Pero parting Baguio siyempre. Mga tani. Ngayon, pagdating namin dito sa may Kabayan ba yun? Sa may parang lilikod tayo. Ang lugar. Papunta na ng Tinok yung Pugaw. Hindi na namin tinuloy. Kasi nangihinayang din kami dahil gusto namin makita ng umaga ng yung lugar na kaya naghanap kami ng mag-check-in nandito sa Bugias na medyo mura-mura. Inakakuha kami 600. Okay na ito, maliit siya pero okay na. Importante na malis naman yung CR. Malis naman yung tsaka importante makapagpahinga. Medyo nakaligo ako. Alamig dito ha. Walang aircon, walang electric fan, pero para kang naka-aircon. Ang labig talaga, sobrang labig. Naligo nga ako eh. Naligo ako kanina. Ito kanina lang, sabasapa yung lupa. Kinaya niyo, samantalang yung tubig parang may binabad na yelo, kung hindi ko kaya. Kailangan hindi, masarap kasi, alam mo, yung mga bagay na mga minsan mo lang maranasan, huwag mong palalagpasin yun. Hindi ko kaya yun, naniligas yung deck. Yung katulad nung maliligo ka sa sobrang labig na parang it depends sa tawan. Parang malabig na tubig. Kailangan kailangan ma-experience mo lahat ng mga dapat mo ma-experience sa isang lugar. Kasi hindi naman, once in a lifetime lang naman yung mga ganong experience. So, ayun. Ito yung ano, ito yung lugar na pag nag-biyahe ka, nag-rides ka, basta andito ka lang sa surroundings ng lugar na to. Ibang tawag dito? Parte pa ng Baguio to yun, tama ba? Baguio nga, Baguio. Oo, tapos parang ano na rin ang mountain province yung susunod na gabiyahin na iikot kami, may bala kami kasing gawin. May bala kaming pattern ng rides namin. Although susundin pa rin naman namin yung ano ba to, yung ruta. Mayroon lang kaming isang portion na hindi na namin dadaanan dahil unang-una dinaanan na namin noon kaya okay lang. Tsaka alam na namin tsura, medyo very common lang naman talaga yung tsura ng lugar, parang highway ganun. So doon tayo sa mga magaganda, yung mga epic na mga views, yung mga mahihirap na mga akyatin na lugar. Kasi gusto ko kasi ipakita dito sa video na to, hindi lang dahil gusto namin gusto ko rin ipakita dun sa mga nagda-doubt pa rin. Although hindi pa naman tapos yung biyahe namin, pero kung halimbawa pupunta sila ng Baguio tapos ganun ang dala nilang motor, nagda-doubt pa rin sila, talaga ko hindi nyo na kailangan mag-doubt. Kasi kaya naman namin ginawa yun, katulad niyan, loaded, may sakay. Tapos halos na loaded din, medyo para kaming ano, parang kumbaga kung i-consider mo yung weight tatlo, natin, para kaming may sakay na isang bata na balik tatlo yung naging kapasity. Yung bigat ha, kasi medyo napadami yung dala namin eh. Medyo napabigat yung dala natin. So parang ganoon. So yung pinapakita lang namin dito yung bang mindset mo na
parang feeling mo hindi mo kaya, pero yung pala kaya mo pala talaga. Kasi minsan naisip ko rin yun, sabi ko, kaya ba natin umakyat ng gano'n na puro akyatan, baka mamaya bumigay yung motor natin. Pero tingin ko hindi naman, minsan nasa tao lang din talaga, nag-iisip ka na parang hindi mo kaya, yung pala kaya mo. Kaya para sa amin, yun ang gusto namin ipakita rin dito sa ginagawa namin video, na wala sa ano eh, wala sa motor yung kung maliit man o malaking motor mo, nasa puso mo talaga, kung gusto mong gawin, magagawa mo. Tapos lakasan mo lang yung loob mo, konting diskarte, ayun, panangin ko magagawa naman, diba? Magagawa naman namin. Naisipun ako. Kanina, grabe no, talagang zero visibility kanina dun sa dinaanan namin. Tapos, pero ang maganda lang sa biyahe namin, ito hanggang gabi na, tumigil kami nung ano na eh, alas 6 pasado na kami tumigil magtumakbo ng biyahe namin. Pero mula umaga hanggang ngayon, hindi kami nakaramdam ng pagod. Wala talaga, as in, wala magaan yung pakaramdam, magaan yung katawan, lahat. Sarap sa, hanggang ngayon eh, parang hindi ako nakaramdam ng pagod. Yun lang ang kasarapan kasi pag nagbabiyahe ka talaga na malamig yung surroundings mo. Yung lugar na dinadaanan mo, walang kapagod-pagod, as in kahit konti lang yung pahinga namin. No? Tsaka medyo nag-adjust, alam nyo, nag-adjust uli kami. Kasi nung yung sa kain, medyo nag-adjust kami. Nung una, hindi talaga pwede ano, kain ng sa amin, sa sitwasyon namin, hindi sa amin pwede yung kain ng kain, kain ng kung ano-ano, mga mabibigat na pagkain. Parang hindi talaga kami sanay pagdating sa gano'n. So, sabi kong gano'n, balik tayo sa ano, sa pattern natin nung na pag kumain, konti lang, kumain minsan lang. Kasi nung nandun tayo ng Zambales, bayat na, parang naka-carried away kami dun sa mga baon namin. Itlog, iba ako. Oo, itlog, iba ako. Maganda rin talaga yung hindi ka masyado. Makakain ka naman. Hindi lang pwede hindi ka kain kasi manghihina ka naman. Oo, pero ano ang yung mga light lang. Kinain namin talaga buong maghapon is noong umaga, nagtinapay lang kami. Hindi kami nga nag-alusal kasi yung kinain namin yung bago kami natulog. Nablooped, lato, si humus niya yung tulogin bago. So, pero, parang kaya nabukasan din, kaya nag-alusal, diba? Oo. Kaya nun nakapag CR ako nun, sabi kong ganun, eh, hindi na muna ako kakain ng mabibigat. Kasi magaan yung pakaramdam ng katawan ko. Magaan, walang bloated, walang parang hirap paninihan. Back to ano tayo, yung parang alam mo yun, yung dating katulad natin, ganun naman tayo no. Hindi maya kumakain, mahaba muna yung biyahe. Pero mahabang biyahe na enjoy, syempre. Ano lang naman yun, parang i-enjoy mo yung nakikita mo. Ay, ang balak sana namin, habang nagbabiyahe na kami kakain, kasi nga yung mga rides namin nakaroon, kayo masyado magkain. Ay, hindi pala pwede talaga kain ka ng kain. Ang ginagawa ko, kumakain ako habang nagra-ride. Tawag ko doon, break time and ride. Kasi dati, breakfast and ride. Habang nagmumotor ba, may bibili kami ng pandesal. Lalagyan namin pa naman, kakain ka na habang namumotor. Eh, syempre, umaga yun, halos madaling araw. Kaya breakfast and ride. Ngayon, ang ginawa ko naman kanina, break time and ride. Kumbaga, nagbe-break time ako, kumakain ako ng merienda habang naantar yung motor. Habang nagbe-drive. So, yun. Ano, may gusto ko pa bang sabihin? Ngayon, hindi pa naman tapos. Wala pa naman kami sa kalahati ng rides namin kasi marami pa kami. Napakahaba pa ng biyahe namin. Pero syempre, napakahabang enjoyment yung mangyayari. May mga konting hassle, pero palagay ko mas madami yung mga happy moment. Yung mga, ito dito lang, ano lang itong lugar na ito na nag-check in? Ano ito? Bugiwas? 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 O Bugiwas? Sige na, alam. Ang hirap din kasi eh. Basta yun. Arteng Baguio yata ito yun. Marami pa tayong Baguio nga, Baguio. Marami tayong pupuntahan pa na mga lugar na magiging masaya tayo. Di ba? Susulitin namin yung biyahe namin para mai-share din sa inyo kung ano yung mga lugar na mga magagandang puntahan. Kahit sabihin yung simple lang na rides.
Parang ganun, hindi nyo kailangan na mag-argo kung nag-baon, full battle gear, parang siguro, kung pwede lang mag-motor ng nakabrip, nakabrip. Kasi hindi pwede yun eh. Hindi, joke lang yun. Ibig sabihin, talaga parang gusto mo panindigan na mag-rides ka na nakabrip. Try mo kaya challenge. Kung wala lang huli, basta nakasapatos. Hindi pwede naman, wala naman huli yun eh. Basta nakasapatos ka, tapos naka-helmet. Try niya, no, challenge. Wala naman nakalagay din na may dress code sa moto. Uy, paki-comment mo ako meron. Pero din ko meron eh, kasi kailangan mo nga ng ano eh. Hindi gawin mo. Huwag kang magdamit. Tapos maglagay ka ng mga protective gear. Sige na, dito na lang, matutulog na kami kahit maaga pa. Mas magugustuhin namin matulog na maaga para makaalis din kami bukas sa maaga. So, maraming salamat sa panunood. At, syempre, as usual, huwag nyo na lang kalimutan mag-comment, mag-like, at mag-subscribe na rin kayo. Pakishare na rin po ng video, at saka pakipalo na rin po ng FB page namin na Benzoe TV, at saka po yung Evan Ripalda na FB post. Salamat po sa nakapanood po ng sa mga support sa amin. Thank you. Good night. Night.